Maligayang maligayang bagong taon po sa lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa isang bagong taon. Although yung mga calendar time is artificial time, but we all agree there's a social contract to say it's a new year, and therefore we like to welcome the meaning of its symbolisms. Meron pong nagpadala sa akin ng text na natandaan ko tuloy yung napakaganda niyang mensahe. Sabi, may you enjoy good health to enjoy your many other blessings. So ang kanya pong dinadalangin para sa inyong lingkod ay kalusugan para naman daw ating malasap ang buti ng iba pang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Indeed, health and wellness are most basic and very important in the enjoyment of life. It is easier to be happy when healthy and well. Posible pa rin naman maging masaya kahit may karamdaman, kahit may mga problema ang kalusugan, pero higit lalong madaling sumaya kung ang tao ay malusog. Kaya tuwing tayo ay nagsasabi na Happy New Year, Happy New Year, dapat kinoconsider natin ang kalusugan. Kalusugan nung ating binabati at kalusugan din naman ang ating sarili. So ang ating ngayong pagbubulay-bulayan, nakahulugan ng Happy New Year is to change your mind unto wellness. Kailangan patuloy na baguhin ang pag-iisip tungo sa kalusugan at sa ikalulusog ng marami. Salamat Panginoon dahil maaari kami magbulay-bulay tuwing nagkakaroon ng ganito mga milestones, mga pagpapalit ng taon, pagpapalit ng mga panahon para masuri namin ang nakaraan at mapag-isip-isipan ang darating pa. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin sa aming sarili, sa aming kalusugan, sa aming kapaligiran, at nawa turuan niyo kami upang lalong maging mabuti ang aming pag-celebrate ng ganitong mga okasyon. Teach us, Lord, how to be happy by being healthy and well. Be our speaker. Teach us, lead us, enlighten us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. So Romans 12:1-2, dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Napakabuti daw ng Panginoon, kaya dapat nating iayon sa Kanyang takbo ng ating isip. At ang sinasabi dito, palitan ang paraan ng pag-iisip. Sapagat ang tunay na espiritualidad ay patuloy na pagbabago, pag-unlad, pag-improve. At walang nangyayaring pagbabago at pag-unlad kung hindi magbabago ng isip muna ang tao. Lahat ng pagbabago ay nagsisimula sa isip. So let us apply these verses to being healthy and well. And apply that health and wellness to having a happy new year, to having a happy life. Offer your body as a living, not dying sacrifice. Kaisa-isa lang ang ating katawan. Kahit marami kayong kotse, maraming bahay, maraming pera, isa lang ang katawan na pwede mag-enjoy noon. At yung katawan na yan, pagka bumigay, pag naghirap, pag nasaktan, pag merong karamdaman, apektado ang ating enjoyment of life. Apektado ang ating misyon, pati ang mga mabubuti nating gustong gawin. At paano natin palulusugin ang ating katawan to have a happy and healthy life? Keep your body healthy by having healthful thoughts. Remember, ang tema ng ating pag-aaral ay pag-iisip. Naaapektuhan ang isip ang katawan. At kung gustong palusugin ang katawan, palusugin muna at palinisin ang pag-iisip. Philippians 4:8, finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Ano pong mga isipin ang pinatitira natin sa loob ng ating utak? What kind of thoughts do we entertain? Sick thoughts make sick bodies. Pagka ang pag-iisip mo ay may karamdaman, ang katawan mo ay susunod at magkakaroon din ng karamdaman. Tulad ng lagi nilang sinasabi, think positive. Dwell on positive, uplifting, pleasant, and beautiful thoughts and subjects. Merong koneksyon na napakalinaw ang isip sa ating katawan.
Pag nag-isip ka, nag-alala ka, ninenervous ka, apektado agad ang iyong blood pressure, ang iyong heartbeat, pulse rate. Hindi na kailangang i-prove pa yan. Merong connection ng isip sa katawan. Kaya kung lagi niyong iniisip ay mga bagay na negative, nakakatakot, nakakagalit, you will become unhealthy. Don't be like the people of this world in their unhealthful ways and habits of thinking. Kasama yan sa katuruan na get out of the world, separate from them, I will welcome you. It means to separate in the way you think. Unhealthy ways of thinking include being covetous. Pag lagi tayo naghahangad, naiinggit, gusto nating makuha yung hindi atin, kasunod na magdurusa ang ating katawan. Kaya kasama yan sa mga utos, Exodus 20:17, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Huwag daw pagnanasaan ang hindi sa'yo. Kapag nagnasa ka ng hindi sa'yo, pag nangaagaw ka ng credit na hindi naman para sa'yo, karangalan na hindi mo naman dapat natanggapin, pag nangaagaw ka ng mga bagay na hindi mo naman ipinundar, bungang hindi mo itinanim, magdurusa ang iyong isip, magdurusa ang iyong katawan. Covetousness, like jealousy and envy, is cancer to the mind. It is gravely unhelpful. Maraming mga karamdaman na hindi maipaliwanag ng siyensya, ng medisina, o maraming bahagi ng mga karamdamang partly naiintindihan, pero partly hindi naiintindihan, kasi mayroong spiritual aspect. Mayroong spiritual angle, at maaaring yan ay covetousness. So don't ever be envious. Envy makes you sick. Not to mention that envy makes you sickening. Pag ang tao'y maingitin, magkakasakit ang kanyang kaluluwa, kasunod ang kanyang katawan, hindi maintindihan kung may mga rashes, kung ba't may mga pantal, kung bakit nahihirapang huminga, kung bakit nalalaglag ang buhok, kung bakit umiitim ang kuko, hindi maintindihan, yun pala inggit lang. May effect sa katawan. Don't ever be worried. Worry drains you of energy. Kailangan natin ng energy, ng lakas para maglakad, magbuhat, tumakbo, mag-isip, gumawa ng mga bagay, pero ang pag-aalala ay sumisip-sip ng ating lakas. At walang natitira sa'yo para sa mga mabubuti mong mga dapat gawin. Philippians 4:6, don't worry about it, drains you of energy. Kailangan natin ng energy, ng lakas para maglakad, magbuhat, tumakbo, mag-isip, gumawa ng mga bagay, pero ang pag-aalala ay sumisip-sip ng ating lakas. At walang natitira sa'yo para sa mga mabubuti mong mga dapat gawin. Philippians 4:6, don't worry about anything, but pray about everything. Worry drains you, power energizes you, and prayer gives you that kind of power. Prayer empowers and opens up heaven's gates. Kaya kasabihan, why worry when you can pray? Kaya napakalaking advantage sa mga taong may pananalig sa Diyos at yung pananalig na yun ay dinadaan sa panalangin dahil nagkakaroon ng kapangyarihan ng taong nananalangin at nananalig. Kapangyarihang baguhin ang mga bagay o kapangyarihang tanggapin ang hindi mababago. Kapangyarihan pa rin yun. Unhealthy ways includes being bitter, angry, and hateful. Yung mga tao laging galit, may mga hinanakit, may mga inaalagaang sama ng loob, pagkamuhi, pagkasuklam, maraming sakit yan. Maraming nararamdaman, maraming tabletas na iniinom, maraming terapeng kailangan sa buhay. Nagsisimula sa pag-iisip. Ephesians 4:31-32, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or ever be rude. Instead, be kind and merciful and forgive others just as God forgave you because of Christ. Gusto niyo magkaroon ng Happy New Year, Happy New Life? Kailangan meron tayong health, wellness. And for that to happen, you've got to get rid of bitterness and anger and hatred. 1 Peter 3:9, don't be hateful and insult people just because they are hateful and insult you. Wrestling with the sick will make you sick also. Pag pumatol ka sa mga magagalitin, mahahawa ka. Pag lumaban ka sa mga
maraming kasamaang ginagawa. Lagi kang nakikipagbuno sa kanila. Pinapatulan mo sila, magiging katulad ka nila. Proverbs 10:12, hatred stirs up trouble. Love overlooks the wrongs that others do. Kaya marunong umibig, marunong magpatawad, mas tahimik ang puso, mas lumulusog ang katawan. Anong dapat nating gawin? Kasi yung mga pinag-uusapan nating lason sa isip, masamang paraan ng pag-iisip at hindi mabuti sa katawan, yun ang trend, yun ang uso, yun ang madalas nangyayari. Sabi ng 2 Corinthians 10:4-5, we destroy arguments and every bit of pride that keeps anyone from knowing God. We capture people's thoughts and make them obey Christ. Dapat nating bihagin ng ating isip at mapasunod ito kay Kristo. So submit your thoughts to Christ unto health and wellness. Di natin nabalitaan ng Panginoong Jesus na nagkasakit. Sa katunayan, yung mga may sakit, hipuhin lang niya, umahipo siya, gumagaling. Siya ang talagang tunay na isang larawan ng kalusugan. At isa doon, sapagkat ang Panginoon ay marunong umibig, marunong magpatawad, hindi nagdadala ng mga negative thoughts, nananalangin, nananalig. Not to mention the physical exercise that involved his daily routine. Lagi naglalakad, travel doon, travel dito. It was a blessing na walang mga sasakyan noon. Ang mga tao na obligang kumilos at gumalaw. Walang mga automatic machines. So ang katawan laging kumikilos. Kaya mas marami silang na-enjoy ng mga kalusugan tulad ng mga ninuno natin just a generation ago. So to be well, submit your thoughts to Christ. Powerful faith could even lead to miraculous healing. Kaya alam natin na kahit na ang pag-iisip ng mga nananalig, naniniwala at nananawagan sa Panginoon, tumatanggapan ng mahimalang pagpapagaling. Can you imagine what faith can do? And faith is in the mind. Nasa paniniwala at nasa pag-iisip. So change for the better the way you think about food, about exercise, and other aspects of physically healthy lifestyle. Yung mga naniniwala sa ating oo nga, kailangan ko mag-exercise. Tama na yung kasasabi niyan, mag-exercise na kayo. Tama na yung New Year's resolution. Kailangan palitan natin ang paraan ng pag-iisip natin sa pagkain. Marami tayong kinalakihan na ideya na ito'y masarap. Pero kung alam na natin hindi na yun malusog para sa ating katawan, itigilan mo na ang pagpapasarap at simulan mo ang pagpapalusog. Yung sarap naman sa pagkain hindi mabuti, sandali lang. Nasa dila lang yon. Pagkalampas sa pagkalampas sa lalamunan, nagsisimula na niyang lasunin ang iyong katawan. At matagal nang nailabas ang mga natira sa pagkain ito, may natitira pang lason sa ating dugo, sa mga kalamnan, sa ating mga tissues, sa ating cells. Kaya yung sarap ng pagkain na bawal, dapat matuto na tayong magdisiplina sa sarili. Tandaan nyo, hanggang dila lang ang sarap. Pagkalulon, nagsisimula na ang pagdurusa ng katawan kung ang pagkain ay mali. So do with and do your body what is good and pleasing to God. 1 Corinthians 9:27, I keep my body under control and make it my slave. Pinasusunod ang katawan, pinasusunod ang hilig sa ikabubuti. Hindi sinusunod ang hilig ng katawan sa ikasasama nito at ikapapahamak kumisan maging ng espiritu. So para tayo lumusog, magkaroon ng happy new life, control your appetites. Alam mo ng diabetic, kapag nakakita ka pa ng mga matamis at mga korono, hindi ka talaga makapigil. Pero alam mo na pagkalulun mo noon, sinisimulan na niyang pahirapan ang iyong katawan. Control your addictions and control your laziness when it comes to physical activity and exercise. So we control our thoughts to the point of obedience, to the point of positive action, to the point of eating correctly and doing what is right with our body. 1 Timothy 4:8, exercise is good for your body. Gano'ng karami sa atin na maalam ko na nga yan eh. Oo nga, medyo mabigat talaga timbang ko, magbabalik.
nagbabawas na ako, pero hanggang salita. Talagang babawasan ko na ang pagkain ng hindi tama, pero hanggang salita. Tapos, hallelujah, hallelujah, praise God, praise God. How can you praise God when you're eating poison? Hallelujah lang yan sa salita, praise God lang sa salita, pero sa gawa, disobedience. Because God wants you to be well. So, kailangan ng tao exercise. Mahalaga. Dasal ka ng dasal, pero hindi mo naman sinusunod yung spirito ng dasal na kailangan alagaan ng katawan. Prayer warrior ka pa paan din, pero pag nakakain ka ng bawal, walang habas, walang pigil, parang hindi ka na nag-iisip, parang hindi ka tinagtirahan ng espiritu ng Diyos. So sinong nakatira sa tao na ang kinakain ay mamalinay, kain pa rin ang kain at hindi mo mapigil? That is wrong already. You've got to put morality to food. Dahil nakakasama. 1 Corinthians 10:31, when you eat or drink or do anything else, always do it to honor God. So magsa-celebrate ka ng Noche Buena, Media Noche, to honor God, to honor the Son of God. Pero lahat ng kinakain mo, dishonoring God. Paano yun? Di ba inconsistent yun? Yung hallelujah, hallelujah, kami praise ka pa, may mga verses pa sa dingding, pero yung kapagkainan mo, parang sinasabi mo sa Diyos, wala akong pakialam sa known healthful habits. I'm going to eat this tabak. I'm going to eat this alcohol and drink it. I'm going to eat this sugar. Hindi yun praising God. Kaya nga sinasabi natin, understand it and believe in it to the point of obedience. Let your diet be God glorifying. Yung mga matitigas ang ulo, matataas na ang presyon, panay pa ang kain ng maaalat at puro taba, ay matakot naman kayo sa Diyos, no? Mahiya. Dahil sinasabi nyo, believer, patunayan sa gawa. Hindi lang nadadaan yan sa mga paghahali, hallelujah. Kailangan igalang yung katawan. Exodus 20:9-10, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week belongs to me, your God. No one is to work on that day. Not you, your children, your slaves, your animals, or the foreigners who live in your towns. So isa pang utos ng Diyos, rest. And let others rest. Kasama yan sa tuwai na pagsamba. Rest is not doing nothing. Rest is giving your body the proper time to breathe and to relax because you've already done something. And because you also still want to do more things in the future. Kailangan binibigyan ng pahinga ang katawan. Pero alam din natin, ang sobrang pahinga ay masama din tulad ng sobrang tulog. Masama din, dapat may balance. You want to be healthy and happy, change for the better the way you think about life, about others and other things, and about problems. Sabi ng 1 Peter 3:10-14, do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and quit telling lies. Give up your evil ways and do right as you find and follow the road that leads to peace. The Lord watches over everyone who obeys Him and He listens to their prayers. But He oppresses everyone who does, He opposes rather, everyone who does evil. Can anyone really harm you for being eager to do good deeds? Even if you have to suffer for doing good things, God will bless you. So stop being afraid and don't worry about what people might do. Honor Christ and let Him do, be the Lord of your life. So sabi, give up your evil ways and do what's right. Hindi lang naman evil yung pumatay ka ng kapwa, mang-rape, mag-nakaw. Evil din yung katawan mo, hindi mo alagaan. O kaya hindi mo alagaan ang katawan ng iba. Sino sa inyo ang nagpaputok, nagpailaw ng mga kwitis kagabi? May sirahans. Ayaw nyo aminin. Oh, wala talaga. Salamat kung wala. So sino ngayon ang nagpulyot sa air na yan na hinihinga natin? Do you enjoy this air? Sino sa inyo ang nabubwisit sa mga kapitbahay nyo, ang iingay, nagpapaputok, natatakot kayong makamagsiklab at magkaapoy? Why do we suffer in silence? We're going to register our protest against this air pollution. It's bad for our body. Konting-konti lang ang tao nakikinabang sa industriya na yan.
at konti lang din yung nagpapaputok, why it should usok na to? Malaking pagsasayang ng pera, marami pang nasusunog ang mga bahay at buong barangay, nasisira ang mga katawan, may namamatay pa. Para ano? Para paalisin ang malas? Umalis na ba? So din marami ng mga pinaputok na taon-taon dito, di ba? Yumama na ba ang mga tao? Naging masagana nga ba sa pagpapaputok? Hindi naman dumadating yung kayamanan, lalo lang naghihirap. Yun ang sinasabi, change the way you think. Change the way you think about how to celebrate. Change the way you think about how to live life so that we can be healthier. Kailangan tayong kumilos laban sa ganitong mga bagay. Pero yung pollution of the mind is also very, very dangerous. So you want to be healthy and happy? Be kind and truthful in speech. Be peaceful in your ways, according to what we have been reading. Do good, because planting good will give you a good harvest. Merong bunga sa buhay ang lahat ng ginagawa nating masama at mabuti, lahat ng tama at mali. So kung ano gusto nating anihin, yun ang ating itanim. And very specially, stop being afraid and worried. Matthew 11:28-30. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest for your souls. This yoke is easy to bear, and this burden is light. So live the way, the Jesus way, and find rest. Ipahinga natin ang ating isip, ipahinga natin ang ating puso, para lalong lumusog ang ating katawan. At sa ating mga nagdurusa sa maraming mga karamdaman, analyze natin kung ano yung clinical reason, ano yung emotional reason, ano yung spiritual reason. At yung mga emotional and spiritual, control the mind. Yung iba may control na, nakokontrol na lang yung diet, pero hindi pa rin nakokontrol yung isip. Kung yung ating lalamunan, hindi natin pinapapasukan ng maling pagkain, ganun din ang ating isip, huwag nating papasukan ng maling mga isipin, dahil naapektuhan din ang ating kalusugan. So have a healthy new year by having healthful habits, healthful thinking, healthful eating, and healthful activities. Ama namin, salamat dahil merong mga bagong taon, may bagong pagkakataon para ibahin namin ang mga direksyon, mga andar at estilo na aming pamumuhay. Ituro mo sa amin, Panginoon, we like to focus right now on healthy living, healthy eating, healthy lifestyle. Help us identify all those that are not good for our bodies and for our mind and emotion. At sa tulong niyo, maalis namin ito sa aming buhay. And help us, O Lord, to be enlightened, to be strong, and to obey you unto wellness and unto being healthy. Nawa, Panginoon, sa aming paglusog, paggaling sa mga karamdaman, mapapurihan namin kayo at kami naman ay maging tulong din sa aming kapwa. Pinupuri namin kayo, Lord, help us to start the year by thinking correctly, by analyzing our lifestyle, and making firm decisions to improve the way we live. Pinupuri namin kayo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maligayang maligayang bagong taon po. Happy New Year! At datiin niyo po ang inyong katabi ng isang maligayang bagong taon.